Honda Click ba ang motor mo? Saan nga ba dapat natin nilalagay yung sticker galing LTO? Ito yung sticker kung saan kasama ng ating plaka, ibinibigay ito kapag bumili ka ng motor o kumuha ka ng installment. So ituturo ko sa inyo kung saan ba talaga dapat nilalagay ang sticker para madaling ma-identify ng LTO kung sakaling kayo ay ma-checkpoint. So guys, ito yung sticker natin at ituturo ko kung saan ba dapat ito ididikit o ini-install. So yung iba, dito nila nilalagay. Hindi advisable ng ating LTO yan. Ayan. Ang in-advise ng LTO is sa headlight ilagay. So, saan nga bang headlight? Dito guys, dito. Dito tayo maglalagay ng sticker. Ayan. Sa akin, dito ko ilalagay sa bandang kanan. Dito talaga yung dapat na position niya. Para pag na-checkpoint kayo, titignan na lang ito ng LTO and then i-scan na lang nila kung talagang registered yung inyong motor. So, ayan guys, ang gagawin nyo lang, pupunasan nyo muna yung inyong paglalagyan ng sticker. Pwede kayong maglagay dito sa ilalim, pwede rin doon sa taas, pero mas okay kung dito kayo maglalagay sa bandang ilalim. Bali, dalawa yan. Pagpapatungin nyo lang siya. So, ito guys. Dito natin ilalagay ito. Kailangan pala pag mag-install na kayo ng sticker, doon sa sigurado na talaga kayo kung doon na talaga siya ididikit dahil hindi nyo na ito pwedeng tanggalin. Masisira na siya guys pag in-attempt nyo siya na tanggalin. O, dyan na siya. Permanent na talaga siya dyan. Kumbaga ay lifetime na. So yan, na-install na natin. So sana may natutunan naman kayo sa maikling video na ito. At maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanood ng aking vlog. And to God be the glory.